Welcome to my channel. Ang hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe Arellano Extreme. Like din at saka comments kung maari lang at i-share nyo yung videos ko. Para naman po malalaman ng iba ang topic kong ito. Guys, ang topic kong ito ay ang aking karanasan during my biopsy. Kasi maraming haka-haka guys na nakakatakot talaga yung biopsy. Ang naranasan ko po ay ang breast needle biopsy kasi may bukol yung didi ko sa gilid. Dalawa siya guys. Kaya pinasuri po ng amo ko, pinascan sa specialist at yun nakita na meron talaga. Guys, kung meron tayong mga karanasan na ganito, mabuting ipakonsulta natin agad sa doktor kasi mahirap na kung ano pa yan. Para malalaman natin habang maaga at saka lalo-lalo na kung andito tayo sa ibang bansa, sa Hong Kong, kasi under in our insurance po. Hindi tayo magastos doon, magastuhan. Kasi pag umuwi tayo ng Pinas, wala tayong pera na gagamitin sa pagkonsulta po. Dito kasi may mga insurance tayo, kaya maganda. At saka yung mga doktor dito guys ay napaka galing. Ang needle biopsy guys ay mga karayom. Yun, maliit at malaki ang ginamit sa akin, yung makapal. Yung maliit, wala akong anesthesia guys, pero wala akong naramdamang sakit. Pagtusok sa karayom, yung kunting kirot lang, at saka yung nasa ilalim na, yung may kinukuha na siya, iwan ko kung anong dugo kasi hindi ako tumitingin guys, natatakot ako. Kasi first time ko nang gano'n na may nabubutasan yung didi mo sa gilid para kunan yung sample, yung tissue na para gawin nila isuri in sa laboratory guys. So, before yun, natakot talaga ako nung tinawag ng pangalan ko, parang dinaig ako ng takot na ano kaya mangyari sa akin, di ba? Hindi ko alam kung ano ang mga proseso nila, tapos pinahiga na ako doon, yun, pinahubad ako sa taas, yun talaga, nakaganon ako. Pinikit ko yung mata ko kasi nagkuha na siya ng karayom pagpunta ako sa biopsy kung mag-isa lang, walang amo. Kasi doon sa Chongquanong Hospital, ikaw lang talaga mag-process. Noon, ginawa na nila ang proseso, inuna yung karayom na maliit. Nung inuna yung karayom na maliit, wala naman akong naramdaman guys. Mas masakit pa ang kagat ng langgam kaysa karayom na tinusok sa suso ko. Ano guys, pagtapos nung karayom na maliit, sinabi ng surgeon ko na yung malaki na naman, makapal. Pero need ko na lagyan ng anesthesia kasi may kukunin ng sample doon. Yung makapal yung mga, yung, di ba sa bukol, magkuha sila doon para ilab nila. Tapos after 2 weeks, malalaman natin ang result. Yun guys, yun lang ang masakit pagpasok ng anesthesia kasi pinilit ko yung nakapikit ako, nilagay yung anesthesia, napa-aray talaga ako. Sabi ko, Doc, I'm so scared. Sabi ko sa kanya, sabi niya, relax lang. Sabi niya sa akin. Oh, yun. Nakaganon na ako dun sa taas. Nakaganon ako, hinahinawakan yung kamay ko. Nung isa, sabi niya, okay lang, pinakalma ako. Nung tapos, pagpasok sa anesthesia doon ako, sabi ko, aray! Sabi ko ganyan na, parang hindi ko napigilan na mapasigaw talaga. Tapos yung iba na mga nurse doon na mga helper niya sa pagsasagawa, yung nasa computer pang iba, lahat sila na tumayo, may humawak sa akin sa paa, tapos so, relax, sabi nila sa akin, tapos may humawak sa kamay ko, tapos yung doktor, dahan-dahan naman yan. Tapos pagkatapos ng anesthesia guys, yun lang, wala na akong naramdaman na sakit. Kahit nagkuha sila ng tissue ko sa loob ng bukol ko, wala talaga akong naramdaman guys. Parang ano, yung pagsa anesthesia lang talaga. Pagkatapos noon, kahit makapal na karayom ang tinusok sa suso ko doon sa gilid kasi binutasan, medyo malaki ang butas para makakuha ng tissue, yun wala akong naramdaman, walang feelings talaga guys after doon. Yung anesthesia lang pagpasok ng gamot, doon lang ako napaaray kasi yun lang ang masakit yung gamot. Tapos noon, wala na, kahit inano pa nila. Tapos ngayon guys, after doon, wala talaga akong naramdaman na sakit sa sugat ko. Sa awa ng Diyos, ay normal. Parang wala lang yung ganun. Nakakapagtrabaho ako,
wala ang walang kirot na naramdaman na may sugat. Ako parang wala lang, ano, pagkatapos noon sabi ng doktor ay wag lang lagyan ng tubig kasi pag malagyan ng tubig guys is ma-infection yung sugat. Kaya dahan-dahan ako pag naligo ako guys, iniingatan ko, nilalagyan ko ng ano, plastic. At saka nagbili ako ng waterproof na tape na ilalagay doon sa tuwing maliligo ako guys. Kasi takot ako mas malagyan ng tubig at saka ma-infection. Guys, kung may mga karamdaman kayo na ganyan, lalo-lalo sa mga babae, ang mga lalaki din may mga ganito din. Pero hindi siya laging nangyayari sa mga lalaki. Kadalasan sa mga babae guys na may mga bukol na tubo sa ating mga didi. Kasi nga sa mga ano ba yan, tissue natin na pag hindi daw nagalaw-galaw, sabi ng doktor, kailangan daw mag-exercise sa mga babae araw-araw na ganyan. At kailangan maglakad-lakad, hindi lang laging nakaupo. Ako guys, hindi naman ako lagi nakaupo kasi may trabaho ako, lalo-lalo na alaga ko ay bata. Lagi akong sunod-sunod kung saan siya, doon ako. So, dapat daw sa mga babae na exercise natin yung mga braso natin ganyan. Araw-araw talaga yan. Kahit 30 minutes lang daw para maiwasan daw ang bukol sa ating mga didi. Para maiwasan natin nyo guys. So, at saka yung may mga karanasan guys na ganito, na may naramdaman na ganito, magpasuri kayo guys. Huwag nyong, ano, huwag nyong patagalin na hanggang lumala kasi hindi natin alam kung ano ang andyan sa mga didi nyo. Sa akin guys, okay naman ang ano, nag-wait na lang ako sa result ng doktor after 2 weeks. Pupunta ako doon para malaman ko kung ano ang resulta. At saka sa ano, sa 19 po, sa January 19, pupunta ako doon sa likod ng hospital kung saan ako biopsy kasi doon ipa-cleaning ko yung sugat ko. Hindi kasi tayo pwede na tayo ang mag-cleaning kasi baka malagyan ng mikrobyo. Maiwasan na lang natin ang mga ganyang bagay guys na... At mag-ingat tayo sa ating mga sarili. Kailangan natin mag-exercise araw-araw, guys. Lalo-lalo na sa mga babae. At hilot-hilotin yung mga didi natin. Lagi niyong i-check natin. Lagi niyong i-check din yung mga didi niyo para walang bukol na ano na magtagal. Halimbawa, may bukol kayo at pinabayaan niyo, delikado 'yon. Hindi niyo alam kung ano, cancerous ba 'yon or hindi. Kaya kailangan nating ipasuri kung ano-anong sakit sa ating mga katawan habang nandito tayo sa malayo, guys. Kasi tayo mag-isa lang dito sa ano, ibang bansa, malayo tayo sa ating pamilya, malayo tayo sa ating pamilya, kailangan nating ingatan natin ang ating sarili at yung mga sigarilyo ganun, mag-iwasan natin yung mga bisyo, yung mag-inom punti lang. Ako guys, hindi ako uminom guys kasi naranasan kong uminom nung one time guys, nako, ano, gumagapang ako sa sahig. Natakot ako kasi pagtingin ko sa sahig guys, parang lumalim na yung sahig. Natakot akong malaglag doon kaya gumapang ako at pagtingin ko sa kisame guys, umikot na yung kisame. Kaya sabi ko hindi na ako mag-ulit. Yan. Lalo-lalo sa ating mga babae, hindi din magandang tingnan na naninigarilyo tayo guys. Ayoko rin na nakakita ng isang babae na naninigarilyo para kasing iba eh, ewan. Basta ayoko niyan. Cigarette smoking is dangerous to your health. Yan lang guys yung experience ko guys. Yung nakakatakot yung malapit na ang time ng biopsy. Kasi hindi mo kasi alam, lalo-lalo na pag mag-search ka sa Google, pag na-search mo doon ay yung mga meron kang mababasa na mga side effects, doon ka matatakot. Pero wag guys, hindi naman lahat may side effect na ganun. Manalig ka lang po sa ating Panginoon at tutulungan kanya. Kasi guys, ako talagang kahit hindi man ako naingon sabi na napaka-relihiyoso na tao, pero guys, talagang nananalig ako sa ating Panginoong Hesus na ating tagapagligtas. Po, manalangin tayo guys, ganun. Tutulungan niya tayo, hindi naman tayo niya iiwan sa lahat ng oras guys. Kahit napakasamang tao natin, may mga kasalanan tayong nagawa, di ba? Nalabag sa kalooban ng ating Diyos. Pero guys, never siyang nag-iwan sa atin. Di ba guys? Guys, yun. Sana po nakakatulong po ang aking pag-share sa inyo guys na sa aking karanasan. Oh, guys, nakakatakot talaga kasi nga hospital na 'yan tapos ay natatakot sa mga karayo. 'Di ba? Kasi
kagat nga lang lamok, ayaw tayo magpakagat. Nagagalit pa tayo. Yan pa kaya karayom. Oh. At saka guys, ang masakit lang po guys ay yung pagkuha ng dugo sa akin din. Kasi after na biopsy ako, diretso sa blood test, kinukuhaan ako ng dugo guys. Lalo na pag yung nurse na mabigat ang kamay. Pero yung nurse ko naman, okay naman. Kasi yung isang nurse na napuntahan ko ay hindi siya marunong. Hindi niya nakita ang ugat ko. Nakisabi ko, yan, nakita ko nga yung ugat ko. Tapos siya hindi. Kaya tinuruan siya ng head niya na ito, dito mo gagawin. Buti na lang yung head ang gumawa sa at. Sana po ay kayong merong mga problema na ganito ay magpunta kayo sa doktor. Ipakonsultan nyo agad guys. Ireklamo nyo agad. Lalo, hindi naman ano dito guys, sa Hong Kong guys. Dito sa Hong Kong, free siya yung mga... yung blood test ko, free of charge blood test, tapos ini-CG ako guys, tapos x-ray, free lang po siya lahat. Ang babayaran lang po natin ay yung pagkita natin, yung pagkonsulta natin sa doktor, yun lang ang may bayad is 100 plus 180 yata yun ang nababayaran ko. Pero yung gamot at saka yung mga x-ray, ECG at blood test, wala talaga siyang bayad guys, free lang. Di, ganito ang Hong Kong, ang government nila guys, maganda. Kasi sa mga gamot-gamutan lang guys, is makakasulit tayo guys. Oh, pagsabi ng doktor na uoperahan yung bukol na nasa aking didi, yun magbayad ng ano, sabi ng doktor sa akin is half million plus sa pesos. Yeah, so saan tayo maghahanap ng half million guys sa Pilipinas? Ang hirap, 'di ba? Lalo na ngayon is COVID. Wala tayong magastos ng ganun. Kaya mabuti pang dito sa Hong Kong or sa ibang bansa kasi may mga insurance po tayo. Kung sa Pinas po, sariling pera natin ang gagastusin natin. Bless na po tayo kung dito na nakita yung mga problema natin sa ating katawan, magpasuri po kayo, guys. Ako guys na overall na ako sa sorry kasi nung pumunta ako doon, nagpa-check nga noon kasi sumakit dito at binigyan ako ng gamot na painkiller. Nag-ECG, ginasa ako sa ECG, X-ray at saka sa blood test. At doon sinabi ng doktor na fit ang katawan ko. Wala akong karamdaman na walang sakit sa katawan. Wala akong sakit sa puso, walang sakit sa kidney, wala sa lungs, lahat fit daw ako. Kaya natuwa ako guys kasi... ako guys na tao ay mahilig ako sa chocolate at saka mahilig ako sa maalat, mahilig pa sa maasim, lahat na mahilig kasi guys pag kumakain ako ng mangga, di ba maasim na yung mangga, nilalagyan ko yan ng suka, nilalagyan ng asukal, nilalagyan pa ng toyo, ganyan ako pag kumakain guys. At saka yung mga safari la dati, yung sa college life ko ay nilalagyan ko rin ng ganyan kasi mahilig niya, kinukutsara ko yung safari kasi yun ang paborito ng mga ng aming magkakaibigan na kainin. Yan guys. So guys, hope na kung may mga karamdaman kayo na ganyan, ipasuri nyo na habang maaga guys para maagapan kung ano man yun at matanggal kung dapat tanggalin. Diba? Kasi guys, ang ating buhay ay nag-iisa lamang. Kailangan natin itong ingatan guys. Maraming nagmamahal sa atin. Yeah, mga kapamilya natin, mga love natin, yung ganoon, lahat na mga kaibigan natin, kahit mga kaaway, pwede nila tayong mahalin kung magbagong isip nila. Char. Peace. Okay guys, please don't forget to subscribe my channel, Arellano Extreme, and share guys. Bye!